may gagawin tayo itong devant, nasa 50 inches. Ang problema nito ay power natin. Hindi natin nakuha. Yun. Okay. So napansin niyo nagkaroon lang siya ng backlight. Yun oh. Nagkaroon lang siya ng backlight pero wala siyang display. Ano na rin ito? Frameless na rin itong unit na ito. Ayan na. Frameless na rin. So, nung dinala dito, sabi ng may-ari daw, wala daw picture. So, sabi niya, pundi daw yung ilaw. Pero nung tinesting namin, yun nga, mayroon siyang backlight, pero wala siyang display. Okay? Nasa 50 inches ito. Buksan natin. Ito yung kanyang model. Model number 50. Devant ang tatak. Okay, medyo nakabaliktad lang. Sa gilid kasi yung model nito. Yan. Okay, buksan natin. So, ito ay unang sira pa lang niya. Ngayon, sarado pa yung selyo nito. So, ngayon, butas na. Okay, so nabuksan na natin yung unit. Bali, ito yung kanyang power supply. May kalakihan din yung power supply nito. So, design ng backlight niya ay SMD siguro ang diode nito. Okay. Power supply. Tapos, mayroon siyang tipon dito. So, nakatago. Tapos, yung mainboard nito ay ganito lang kaliit. Maliit lang yung mainboard niya. Tapos yung gamit niyang tapboard ay ganito naman. So para ngayon pa lang tayo makakatrouble ng ganitong tapboard na naman. Ano ang number yan? Okay. Nabo. Kunin natin yung mga data, yung mga nakasulat dito, kasi minsan may nagtatanong sa atin, kailangan daw nila yung mga nakasulat sa top board. Yan. Yan. Okay na. So gagawin natin dito ay dahil display ang problema nito, maghahang tayo ng ribbon. Titingnan natin pag naghang ba tayo ng ribbon, magkakaroon ba ng display yung unit na ito. So ito ay frameless, walang side top. So try natin maghang tayo ng ribbon. Titingnan natin kung magkakaroon ito ng display. So sabi na rin ng may-ari, ano daw to, mayroong guhit daw to sa taas banda. Napahiga. So baka yun yung dahilan kaya nag-shutdown yung screen nito. May damage na signal. Okay, so naka-powered na siya. Nakahang yung isang ribbon natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So power on natin. Nag-on na siya. Tingnan natin kung may display. Ayun, may display ngayong isang side niya. Oh. So, mayroon siyang display sa isang side. Yan, smart. Yun, natumbok natin ang may problema sa kanya. No?
So itong side na to buo, tapos itong side na to ang may problema ngayon. So gagawin natin dyan, titingnan natin yung resistor dito sa kanyang takboy. Kasi ito ay gumamit ng resistor para sa mga clock natin at para din sa ating LC1, LC2, ano? So, wala ding nakalagay data. Walang data dito. Wala yata data dito. So, walang data. Okay, so binalik ulit yung ribbon, tapos magsusukat tayo ng supply. Titingnan natin kung ano mga supply ng clock natin. Yan. Nagpa-fluctuate din yung clock natin, ano? So ito yung side na may tama, yung side na ito. So hindi normal yung supply natin. Ito stable, oh. Ay, stable din siya. Stable din, marumi lang. Yun. Okay, stable din. So nasa lahat ng signal natin dito pumapasok ay negative, negative 10 volts. 10 volts, negative. Okay, so lahat ng pumapasok dito, negative 10. Ito, tingnan natin kung ang pumasok dito, negative 10 din. So, wala siyang VGH. VGL lang ang pumapasok sa kanya. VGL. Wala siyang VGH na pumapasok, ano? Nahaharang yung VGH natin. Yan. So na wala siyang VGH. Okay. So gagawin natin, maghang tayo dito. Hang tayo dito sa, maari dito yung LC1, LC2 natin. Tapos ito naman yung ating mga clock. 2, 4, 6, 8. Okay, try natin maghang sa LC1, LC2. Titingnan natin kung mapapalabas natin yung add even dito pag nakahang yung resistor. Okay, so nahang na natin yung dalawa dito. Yan. So tingnan natin kung may masukat tayo dito na add even na. So negative, wala pa rin tayong masukat na add even dito. Okay, so ibig sabihin wala sa LC1, LC2 ang problema niya. Maaring nasa clock ang problema nito, clock signal. So try natin dito sa clock signal, ihang natin tong 8. Okay, so nahang na natin yung 2, 4, 6, 8 na resistor na yan, saka yung LC1, LC2 natin, nahang na rin natin. Okay. So titingnan natin, power on natin. Tapos check natin kung nagkaroon ba tayo ng LC1, LC2 dito ng add-even. So wala pa rin, ano? Wala pa rin add-even tayong nasusukat dito. Yun, parang mayroon na. Wala. Okay. Wala nga. Okay. So, ihang ulit natin yung ribbon. Tapos, power on natin. Tapos, magsusukat tayo dito sa kabila. Kuha tayo ng guide dito sa kabila kasi nga hindi natin mahuli yung signal doon sa kabila. Medyo mahirap sa kapain, ano? So, dito tayo sa kabila. Titingnan natin kung may makuha tayong signal dito. Yan. Kuha ba? Okay, ito, tingnan natin itong kapasitor dito. Yun, nawala na yung ilaw. Yan, tingnan natin yung kapasitor dito kung anong supply nito. So, may 24 tayo dito.
negative 8, negative 9, negative 10, negative 24, negative 10, positive 24. So, ito yung add-even natin, ano? Yan. Ito rin yung add-even natin. Okay. So, ito yung ating clocking signal. Pumapasok sa ating signal ay negative 2. Oh, negative 2 lang, oh. Negative 2. Okay. So, napansin nyo, mababa lang yung pumapasok sa ating clocking signal. Tapos, yung ating add-even dito ay okay naman. Normal yung add-even natin. Tapos, yung clocking signal natin, mababa yung supply. So, pag ito ang nakahang kasi, ito gumagana. May display ito kalahati kanina. Yun, oh, meron siya display. Yun. So, ibig sabihin, nung naghang tayo dito ng clock natin, hindi siya nagkaroon ng display. Pwedeng may ibang problema ito. Baka hindi sa clock ang kanyang problema o sa ating add-even. Okay. So, mag-check tayo ng mga SMD cap muna. Titingnan natin kung mayroong mga leak yung SMD cap natin. Okay. Resistance muna tayo. Okay. So, ginawa natin ay... So, nagtanggal na tayo dito. Wala pa rin, hindi siya gumana. Nagpo-protect pa rin yung DC to DC natin para sa LC1, LC2 niya. So, ginawa natin dahil nahang na natin lahat yan. Ayaw pa rin gumana. Bali, dito tayo nag-block. Nag-tape tayo dito sa side na ito. Yan. Bibilangin ngayon natin kung ilang pin yan. Kasi nga, nung na-tape ko yan, hindi ko naman yan binilang. Nag-try lang ako i-block yung sign, yung side na ito, yung mga signal natin dito, para makita natin kung may pagbabago sa screen niya. So, mayroon nga siya pagbabago. Yan. So, itong side na to may tama, pero makinis pa siya, wala siyang hairlines, walang problema yung screen niya, walang spot, pero... Bakit nag-protect yung kanyang DC to DC or nag-blanco yung screen niya, ano? So, tatanggalin natin yan. Titingnan natin kung ilang pin yung na-block natin. Kasi nung binlock natin, nag-normal siya. Yan, bali, ganyan yung kanyang tikon. Yan, yan yung number ng tikon natin. Tapos, ito naman yung mga parts ng tikon natin. So, ang signal na binlock natin dito. Ayan. Wala kayo panturo. Bali, ito yung mga signal na binlock natin. Ayan, mula dito, mayroong malalaking signal dyan. Hindi natin makuha kung anong supply niyan. Pero, binlock na rin natin yan. Pumasok din yan dito. Or sa likod sa dumaan, ano? Okay, pero ang binlock natin na circuit mula dito hanggang dito sa side na ito. So, bibilangin natin yung binlock natin sa ribbon. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So, ito yung binlock natin. Ayan, kita naman yung plastic. Yung tape method natin. Okay, bibilangin na lang natin yan. Okay, so makikita nyo yung plastic natin mula dito, ano? Mula dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pin. 18 pin ang na-block natin mula dito. So ito, maaaring nagkoconnect pa to or hindi. 18 or 17 pin, mga ganun ang na-block natin. So, bilangin natin pagdating dito sa ating tikon. Yan, dito naman tayo magbibilang ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17. So maabot dito yung natakpan natin, ano? Maabot dito. Okay. So lahat yan natakpan natin yung side na ito. Kasi nga ayaw siya makuha dito sa clock signal niya at sa ating LC1, LC2. So nakahang din yan. Hindi na natin ibabalik yan. Ito hindi na rin natin ibabalik yan. So nakaganyan na lang yan. Dito na lang tayo. So dahil na nagana naman siya sa ganito kalapad na tape, hindi na rin natin siya babaguhin. Yan na rin yung gagamitin natin. Okay, saka maayos naman yung display niya. So ganun lang. Dahil hindi natin nakuha sa remove resistor, dito tayo sa blocking pumunta ulit. Okay. Sasarado ko lang to. Ayusin ko lang ulit, tapos detesting natin ulit kung okay pa rin yung display nito. Okay, so ito na, testing natin. Titingnan natin kung okay pa rin. So hindi ko pa yan sinarado. Try muna natin yan, no? Full screen na yung display niya. Okay na yung devant. Nalabas pa yung smart. Yan. So nagpa-display na siya. Okay naman yung side natin. Wala naman tayong makikitang spot or umitim yung kanto. Wala namang sunog. Pero nagpo-protect yung kanyang DC to DC sa side na ito pag nakakabit. Okay. Pero okay naman yung screen natin. Yeah. So ito yung side na to, buo ito. Wala tayong binlock dito. Yeah, malinis dyan. Itong side na to, dito tayo nag-block ng 17 pin or 18 pin. So, dahil yon nung binlock natin ay okay naman yung display. Wala naman siyang hairlines na lumabas. Okay na yon. Yan na yung setup natin. Okay? So, sasarado ko lang ito. Tapos, magpa-final test tayo. At kung bago lang kayo sa aking channel or napadaan lang kayo sa aking channel at nagustuhan nyo yung ating video, huwag kalimutan mag-subscribe. Okay, so ito na, magpa-final test na tayo ng ating devant. Ayan, devant 50 inches, final test tayo. Ayan, power on lang. Ayan, lumabas na si devant. Lumabas yung smart. Okay na, yun no. So, itong side na to ang may problema. Tapos, itong side na to ang good. Okay na siya. Okay, so yan lang. Nagpo-program lang yung ating TV Plus. So, ayos, oh. Okay pa. Wala ding hairlines yung ating display. Maayos pa yung display nito. Kahit na na-block natin yung side na ito, hindi siya nagkakaroon ng hairlines. So, ayos. Ginawa natin dito ay tinry natin mag-remove ng resistor sa top board. So hindi gumana yung ganong operation. Natanggal na natin LC1, LC2. Pati yung clock natin doon, natanggal na natin yung 8. So hindi pa rin nagkaroon ng display. So ginawa natin, nag-tape method tayo doon sa tikon. Binlock natin yung 17 pin. So doon gumana yung unit sa side na ito. Okay. So ayos na siya. Hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat sa suporta nyo sa channel ko. Sa susunod ulit natin na video,